Ngiti sa mga labi ang isinukli ng mga taga-barangay Malatap, Bagong Silang Uno at Makugona, bayan ng Labo, Camarines Norte sa ibinigay na iba't ibang serbisyo ng Team Gawa sa isinagawang Provincial Government Multi-Services Caravan sa pangunguna ni Governor Edgardo Egay Talyado ay dinala ang libreng gupit, libreng hot oil, libreng pananim, salamin sa mata, tsinelas, mga serbisyong medikal at dental, food packs at marami pang iba. Lahat ay mabuti, lalong bubuti dahil andito po kami. At lahat ay uuwi ng masaya dahil may bit-bit kayong food pack, nakapagpabunot ng ipin, may gamot at marami pang ibang mga serbisyo. Ang importante po sa lahat, yung magagawa ng isang namumuno sa ating bayan, sa ating lalawigan. Yun po ang importante. Ang butihing kongresista ng unang distrito na si Congresswoman Josie Banning Talyado ay ikinatuwa ang muling makita ang mga mamamayan sa nasabing mga barangay dahil sa walang sawang pagsalubong ng mga ito tuwing bibisita ang Team Gawa. Kaya ang tanging paalala po ng inyong lingkod, mag-ingat po tayo, especially po yung mga may edad na, kasi sila yung mas madaling dapuan, papitan ng sakit. Kaya po mas sila yung higit na dapat mag-ingat. Tsaka yung may mga sakit, yung diabetic o may asthma, yan po kasi yung talagang prone sa COVID na ito. Ano po? Kaya pag may galing Maynila, ay syempre kailangan mag-quarantine muna sila. Magpasiguro na talagang wala silang nararamdaman pagdating ng Cam Norte. Umuulan na naman, may bagyo na naman tayong parating, so mag-ingat po tayo. Ang mga barangay officials naman ay pinapaabot ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa mga nagawa ng Talyado Administration sa kanilang barangay. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa suporta at mga biyaya o serbisyo publiko na dinala dito sa aming barangay. At napakarami po ang nakinabang sa kanyang ginawang serbisyo. Sa mga serbisyo publiko niya, yung mga gamot, yung mga may mga na-hospital po sa amin dito na dadala ko sa Taluwati Provincial Hospital. Sila naman po talaga, makikita ko yung aksyon ng Provincial Hospital ng Taluwati na ngayon ay patuloy na isinasagawa pa yung hospital. Malaking tulong po yung para sa amin. Napakalaking bagay po kasi alam ko na ando na lahat ng kanilang proyekto na sabi nga ni Gob, kala niya hindi siya ang gagawin ni Congresswoman, manalo lang. Hindi po talaga. Talagang sinusuyod po ang mga barangay na nangangailangan. Kasi naalaman ko po para sa akin, nang ginagawa nila, alam na nila kasi nila yung dapat pangangailangan ng barangay. O, unang priority mo, Kap, tubig. O, sige, ay, sige po, sabi ko, yun nga po, lahat ng nauunang mga kailangan ng tao, yun po ang aking ginagawa ngayon. Kaya siguro po, sa pagkakataong ito, sabi ko, nagpapasalamat ako, nabutas na yung galing Lara, papunta rito sa San Martin, San Pedro, diretsong Silang Dos, Barangay Silang Dos, na dito rin po namimili ang aking mga galing doon sa kabilang bayan. Kaya napakalaking bagay. Tuwan-tuwa po at sabi nga nila, mas mura pa ang bilihin sa Bagong Silang isa sa kabilang lugar. Ano po? Kaya dito po sila dumadayo. Meron po sa kasalo ko yun po, inuumpisa na po yung kalsada na nagkakahalaga po ito ng 50 million na sa kasalo ko yun nga po ay ito na ginagawa na. At ito po ay malaking bagay sa aming mga kabarangay sapagkat ang kanilang produkto ay mapapadali sa paglalabas dito ng sa pamilihang bayan ng Labo. Kumbaga po itong 50 million ay dito po inilagay sa 4-4 papunta po ng sityo Bitong Gatang ng Barangay Makugong. Dahil sagot na ng mag-asawang Gob Egay at Kong Josie ang mga kinakailangan na infrastructure projects ay social services o mga programang para sa mga kabataan, PWD at senior citizen naman ang napipisil ni Provincial Administrator Alvin Talyado para sa Bayan ng Labo. Na programa namin yung scholarship program. Dito sa Bayan ng Labo, gusto ko lahat ng pamilya, lahat ng mga anak nyo, apo nyo makapagtapos ng kolehiyo.
alam ko dito sa bayan ng Labo, posible yun. Kasi si Kong, si Kong, mayroon po silang pondo sa scholarship program. Kaya po, kung sakaling kukulangan ang aking pondo para sa scholarship program, nandiyan po sila para tuunan yung kakulangan. Kaya posible po dito sa bayan ng Labo na 100% ay makapagtapos ng kolehiyo. Dahil alam ko po tayo mga magulang, pag minamalas sa buhay, tayo ay humihingi ng pag-asa sa ating mga anak na makapagtapos ng kolehiyo. At siyempre po nakapagtapos silang kolehiyo, sila ay magkatrabaho at tutulungan tayo makaangat sa buhay. Ang Team Gawa Multi-Services Caravan ay ang paghahatid ng serbisyo para sa lahat ng barangay sa lalawigan ng Camarines Norte. Gaano man kalayo o kalapit, gaano man kaliit o kalaki, ang mga residente. Cindy Corioso, BHTV News.